Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan kaugnay po sa kaso ng pagpatay sa 4 na bata sa Cavite. At pasintabi po dahil maselan ang report na inyong mapapanood. Patay ang 4 na bata matapos saksakin ng live-in partner ng kanilang ina sa Tres Martires, Cavite. Kasalukuyan namang nasa Saudi bilang OFW ang ina ng mga biktima. Live mula sa Tres Martires, Cavite, So ayun guys, magsusundo muna ako sa anak ko. Tapos dadaanan natin yung pinangyarihang hostage taker ba yun? Hostage? Or isang pamilya na pinatay ng sariling ama ang kanyang mga anak. Malapit lang dito sa amin yan guys. Okay. Pupunta na, dadaanan natin siguro mga 300 meters lang mula dito sa bahay ang pinangyarihan. Dadaanan natin guys yung pinangyarihan dun sa patayan na ganap kahapon. Tara, let's go. Pagkumatak mo tayo. Ang mga tanod ng barangay Kabuko ang nakatanggap ng tawag mula sa ina ng mga bata na nasa Saudi. Lapit lang ng area namin dito. May cordon guys. Namin. So ibig sabihin hindi pa na ano, hindi pa naayos yung yun nga pong alamin ko sana namin eh. Baka dito na namin inubutan yung tao. Ano? Hindi ko alam kung lasing eh. Baka lasing yan. Sabi nung asawa nung nasa abroad nga. Ano? Ko siya, sabi ko, saan ka galing? Ay, alam mo ba, sir, ang sagot niya sa akin, sir, mulat na mulat yung mata, tapos pulang-pula, tapos inano niya yung ulam, yung gulay, pinaharap sa akin. Sabi ko, bakit ka ganyan? Ba't ka nagagalit? Tinatanong lang kita. Tapos sabi niya, ay, paano kasi puro na lang ako mali. Tapos sabi niya sa akin, kaya ka ganyan, lagi ka natatanong sa akin, wala kang tiwala sa akin kasi gawain mo, ako daw may gawa, sir, ako daw may lalaki dito sa Saudi. Sabi sa akin, tapos sabi ko, paano ako magkaroon ng lalaki sa Saudi? Halos ngayon hindi ako makaka-day-off. Makakalabas lang ako ng mall, kasama ko yung mga amo ko. Tapos ngayon gaganyunin mo ko. Tapos sinabihan ko siya, sir, kung ganun man lang ang gagawin mo sa akin, lagi lang pagsisilos ang ano mo, kung ano lang ang pinagsasabi mo, magaling pa, ay umalis ka, tapos sa totoo lang, nawawalan ako sa iyong pag... Nung time na yun na mangyayari na, nang lilisik to yung mga mata ng lalaki.
Nililisik, nilagay daw yung cellphone ganyan. Oo, nawawala ka lang sa akin pagmamahal, ha? Inilapag niya si cellphone, sir, dyan sa may lababo, sa may taas ng bintana, inilapag niya. Pumunta siya doon sa kwarto ng mga anak ko. Yung mga anak ko po, sir, ay pinapatulog ko talaga ng tanghali pag nandyan siya. Uh-huh. Ay, di, hindi ko akalain, sir, eh, narinig ko na lang, sir, eh, na hindi ko nakita ang kutsilyo mo'y dala. Narinig ko na lang, sir, sabi nga ng papa, wag po, wag po. Sa may lababo. Tapos narinig na lang ng asawa yung ano, yung iyaw ng mga bata, no, umiiyak. Huwag pa, ano, magbuka pa. Ano na lang. Saan yung mga bangkay ngayon? Nasa Murge, ay magbuka. Baka dito? Ay, uwi sa Batangas. Hmm. Sa pamilya ng babae? Sino yung mga dumating na yun? Mga ano yan? Migrant worker. Migrant worker. Sa OWA yan. Ah, sa OWA? So, oh. Migrant worker. Baka pinapuntahan na dito, ano? Oh, hindi. Yung saka yung investigahan yung ano. Oo. Oh. Oo, oh, FW yun. May makukuha yun. Tutulungan yun. Oo, tutulungan yun. Ayan guys, mga taga-OWA pala yung kanina. Oo, oh, migrant worker. Nakalagay na natin yung, dito. Nabasa ko nito. Oh. Sa OWA yan. Siyempre yun. So, bali, dalawang bahay lang pala dito yung kapitbahay nila na may tao. Itong may tindahan na to. Ay, tatlo lang pala. Napapagitnaan pa sila. Ayan. Tatlong bahay lang mayroong tao dito, mga kapitbahay nila. Napapagitnaan sila mula dito sa kanto. Yun lang guys, ang nakuha nating balita dito sa aming Calobreo subdivision namin. Thanks for watching. Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan kaugnay po sa kaso ng pagpatay sa 4 na bata sa Cavite. At pasintabi po dahil maselan ang report na inyong mapapanood. Patay ang 4 na bata matapos saksakin ng live-in partner ng kanilang ina sa Tres Martires, Cavite. Kasalukuyan namang nasa Saudi bilang OFW ang ina ng mga biktima. Live mula sa Tres Martires, Cavite, nagpapatrol si Jeff Caparas. Jeff, ano ang dahilan at nagawa ito ng suspect? Alam mo, kabayan, matinding selos at away pera ang ilan sa mga posibleng dahilan kaya nagawa ito ng suspect. Ayon kasi, kabayan, doon sa kapatid ng suspect ay sa tuwing makikita sila ng nakababatang kapatid ay tila nagsusumbong ito ng dalas na pag-aaway nila ng kanyang kinakasama. Ang mga tanod ng barangay Kabuko ang nakatanggap ng tawag mula sa ina ng mga bata na nasa Saudi. Base sa tawag, pinapatay umano ng ka-live-in ang kanyang mga anak. Nakapagpadala pa umano ng selfie ang suspect. Tumawag po yung magulang ng mga bata sa barangay hotline natin, sa barangay po. Oo. Sabi po na pinapatay ng kalibin niya yung mga anak niya po. Tinanong ko siya, sabi ko, saan kagaling? Ay, alam mo ba, sir, ang sagot niya sa akin, sir, mulat na mulat yung mata, tapos pulang-pula, tapos inano niya yung ulam, yung gulay, pinaharap sa akin. Sabi ko, bakit ka ganyan? Ba't ka nagagalit? Tinatanong lang kita. Tapos sabi niya, eh paano kasi puro na lang ako mali. Tapos sabi niya sa akin, kaya ka ganyan, lagi ka natatanong sa akin, wala kang tiwala sa akin kasi gawain mo, ako daw may gawa, sir, ako daw may lalaki dito sa Saudi. Mm-hmm. Sabi sa akin. Mm-hmm. Tapos sabi ko, paano ako magkaroon ng lalaki sa Saudi? Halos ngayon hindi ako makaka-day off. Makakalabas lang ako ng mall, kasama ko yung mga amo ko. Mm-hmm. Tapos ngayon gaganyanin mo ko. Tapos sinabihan ko siya, sir, kung ganun man lang ang gagawin mo sa akin, lagi lang pagsisilos ang ano mo, kung ano lang ang pinagsasabi mo, magaling pa, ay umalis ka, tapos sa totoo lang, nawawala na ako sa iyong pagmamahal. Alam mo ba, sir, sagot niya sa akin, ang ganun, sir? Ah, ganun, nawawala ka na sa iyong pagmamahal, ha? Inilapag niya si cellphone, sir, dyan sa may lababo, sa may taas ng bintana, inilapag niya. Pumunta siya doon sa kwarto ng mga anak ko. Eh, mga anak ko po, sir, ay pinapatulog ko talaga ng tanghali pag nandyan siya. Uh-huh. Eh, di, hindi ko akalain, sir, eh, narinig ko na lang, sir, eh, na hindi ko nakita ko chilyo mo'y dala. Narinig ko na lang, sir, eh, sabi nga ng papa, wag po. Pag-responde ng mga tanod, nakita nilang nakakadena ang pinto at may mga bakas ng dugo, kaya agad na silang tumawag ng pulis. Pagdating ng mga pulis, tumambad sa kanila ang wala ng buhay ng mga batang edad 6, 8, 10 at 14. Nakita rin nila ang mga katagang, pasensya na, mahal kita, sa pader na hinihinalang isinulat gamit ang dugo. Ayon sa kapatid ng suspect, sa social media nagkakilala ang kapatid at kinakasama. May 2 buwan silang nagsama sa bahay na ito
kung saan naiwan din ang mga anak ng babae nitong Oktubre matapos umalis pa Saudi. Sinabi niya sa akin nga parang hindi na daw kaya yung mga anak-anakan niya but ng kung ano-ano na daw nagsasabi ng babae sa kanya kaya parang naburido na rin yung ulo. Kahapon nagpunta pa umano sa bahay niya ang kapatid pero di sila nag-abot. Ayon kay Sandro, masakit din sa kanya na nawala rin ang kanyang kapatid at di sukat akalain na magagawa niya ito. Selos ang tinitignang anggulo ng otoridad ng motibo sa krimen. Allegedly po, ito po ay selos at tinitignan po natin yung financial problem. Kasi umano ay kinuwento pa niya mga around 11:40, nag-usap pa sila at nag-send pa ng selfie yung suspect. 11:40 na umano? Mga 11:35, ganyan po yung mga ganun. Kanina ko magagawa? Apo, kanina po yun. Ano yung takbo ng usapan daw nila? Nag-away po sila tungkol sa selos at saka yung financial problem. Kita pa po namin yung suspect na naghihingalo siya. Okay. Agaran po namin pindala sa hospital para ma-revive po. Kabayan, mag-aalas dos kanina ay namatay na rin yung suspect sa isang ospital dito sa 13 Martires, Cavite. Alam mo kabayan, dagdag pa nung ina ng mga bata, siya ay nakikipaghiwalay na sa suspect dahil nagbago umano ugali nito simula nung siya ay magpunta sa Saudi. Kabayan, natira yung isang anak nitong biktima no, na isang 15 taong gulang naman. Ito'y nasa pangangalaga ng kanyang mga kapatid na wala dito nung mangyari yung krimen. Tumanggi namang humarap sa camera kabayan o magbigay ng pahayag yung mga kapitbahay dito sa lugar. Pero ang kwento nila sa atin ay nakarinig sila ng ilang sigaw bago isagawa yung krimen. Kabayan.